Inagahan na rin ng ilang motorista sa South Luzon Expressway ang biyahe pabalik ng Maynila. Tiyakin ding may load ang inyong mga RFID at huwag na rin kayong magulat sa mas mahal na toll. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Maagang umuwi si Alvin De Guzman mula sa bakasyon niya sa San Juan, Batangas. Alam daw niyang marami ng babiyahe pabalik ng Maynila bukas. Kaya minabuti na niyang unahan na ang dagsa ng mga motorista. Ngayon wala, maluwag, dire-diretso. Tama lang yung ganitong oras, tama lang yung araw. Pero kung si Alvin pauwi na, ang biyahero namang si Irene, ngayon palang uuwi ng probinsya. We decided to come here na lang to visit my mom na November 4. At least hindi na masyadong maraming tao. Lalo na ang init-init, oh, pero wala kami choice. Malayo yung mom ko, nasa Cavite pa. Ayon sa pamunuan ng SLEX, bukas ang inaasahang dagsa ng mga motorista na pabalik ng Maynila. Kaya ngayon pa lang naka-standby na ang mga emergency vehicles, kabilang na ang mga ambulansya, tow trucks at fire trucks dito sa SLEX. Nagdagdag din ang patrollers at toll personnel sa mga exit at toll plaza. Abiso naman ng SLEX, may ginagawang kalsada sa bahagi ng Cabuyao, Laguna, northbound at southbound. Kaya asahang may kaunting pagsikip ng daloy ng trapiko sa bahaging yan ng expressway. Sa mga motoristang makakaranas ng aberya o emergency, maaaring tumigil sa mga lay-by areas at piling gasolinahan. Pwede rin tumawag sa SLEX hotline na 0917-687-7539. Paalala rin ng SLEX sa publiko, epektibo na ang dagdag singil sa toll simula kahapon. 10 hanggang 30 pesos depende sa class ang dagdag sa kasalukuyang toll na mga mula Kalamba patungong Alabang. Kung mula namang Kalamba hanggang Santo Tomas, 4 hanggang 8 pesos ang dagdag. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.